Magandang araw po muli sa inyong lahat. Welcome muli sa ating YouTube channel. For today's video, gagawa tayo guys or magluluto tayo ng masarap at malinamnam na puto using rice flour. Dahil marami ang nag-request nito guys, ito na. Una nating gagawin yung ating flour mixture. So meron tayo ditong half cup ng rice flour. Lagay na natin siya sa ating kawali. Then, lagay natin ng tubig. Two cups na tubig ito, guys. Sa nag-request nito, shout out sa inyo. Ito, ginawan ko na ng video. So, ayan guys. Haluin lang natin siya hanggang sa lumapot ang ating flour mixture. Sa mga patuloy na nanonood sa aking mga videos, sa mga nag-subscribe sa aking YouTube channel, maraming salamat po sa inyo sa patuloy nyong panonood at patuloy nyong suporta sa aking maliit na tahanan. Medium heat lang tayo guys para hindi agad masunog yung ating flour mixture at huwag nating titigilan sa paghalo hanggang sa ito ay lumapot. So, ayan, okay na to guys. Pag ganito na yung texture niya, okay na yan. Pwede na natin patayin yung ating kalan. Ngayon guys, bago tayo magpatuloy sa ating pagluluto, nais ko lang pong maglambing sa inyo. Kung di pa kayo nakasubscribe sa ating YouTube channel, please pakiclick naman po ng subscribe button. Then yung ating notification bell. Isama mo na rin yung all para ma-notify ka tuwing meron tayong bagong upload. Ang gagamitin natin ay instant rice flour. Then meron tayong 3/4 cup na white sugar, 1 teaspoon na yeast, 1 teaspoon na baking powder, then 1 1/4 cup na pure coconut cream, then meron tayong 1/4 teaspoon na salt, then yung ating vanilla essence 1 teaspoon. Bago nyo gamitin guys yung inyong yeast, pwede nyo siyang itest kung active pa. Para malaman nyo kung active pa ang inyong yeast, maglagay lang kayo ng 1 teaspoon sa isang bowl or sa isang tasa. Then lagyan nyo ng 1 tablespoon na sugar. Then lagyan nyo ng 1/2 cup na tubig. Kapag nagbula siya guys, after 15 minutes pag bumula siya, nagkaroon siya ng parang foamy sa ibabaw. It means active pa yung inyong yeast. Sa baking powder naman, para malaman nyo kung active pa, maglagay lang kayo ng 1 teaspoon ng baking powder sa bowl, then lagyan nyo ng 1/2 cup ng mainit na tubig. Pag once na nagbubbles yung inyong baking powder, it means active pa ang inyong baking powder. Guys, napaka-importante na malaman nyo kung active ang inyong mga yeast at baking powder. Kasi pag hindi siya active guys, ang puto natin ay babagsak. Hindi siya aalsa at matigas ang kalalabasan ng ating puto. So tara guys, simulan na natin. Kukuha lang tayo dito guys ng 1 1/2 cup. Dahil yung 1/2 cup ay ginawa na nating paste na ihahalo natin dito mamaya sa ating mixture. Total of 2 cups.
So, ayan, 1 1/2 cup. Ihalo na natin yung ating baking powder. Ay, baking, yeast, then yung ating salt. Yung ating sugar. Paghalo-haloin lang natin, guys, lahat ng ating dry ingredients. Baking powder. Then, dahan-dahan nating ilalagay yung ating gata ng nyug. Then, mag-a-add tayo, guys, ng 1/2 cup of water. Lahat po na yan. Then, ilagay na natin yung ating vanilla essence. Then, ihalo na natin, guys, yung ating paste. Huwag natin bibiglain, guys. Divide natin sa 3. I-mix natin mabuti hanggang sa maghalo siya dun sa ating mixture. Habang mainit-init pa, guys, yung ating paste, dapat mailagay na natin siya sa ating mixture. Haluin lang natin mabuti hanggang sa makita nating smooth na yung ating mixture. Ang bango niya, guys. Hilaw pa to, mabango na. How much more pa pag naging puto na to. So, ayan, guys. Pag ganito na siya, smooth na siya. Okay na to. Lagyan natin siya ng cover. Kung hindi available ang cling wrap, guys, pwede naman kahit anong pwedeng ipangtakip. Basta hindi lang makasingaw yung ating mixture. Okay.
I-rest natin to guys for 1 hour. Dito lang sa ating table, hindi natin siya i-rep guys ha. Ngayon guys, habang hinihintay natin yung ating galapong na umalsa or yung ating puto mixture, maglagay tayo ng oil sa ating molder. Konting oil lang guys. Huwag masyadong marami kasi pag maraming oil, makakaapekto yan sa pag-alsa ng ating puto. After 1 hour nating ni-rest yung ating puto mixture, ito na siya guys. Pansin nyo. Ganito na yung magiging texture niya, meaning fermented na siya. So, pwede na natin siyang lutuin. Pero bago natin siya lutuin guys, i-mix muna natin siyang mabuti until mawala yung mga bubbles niya. Mix-mix lang natin mabuti guys. Hanggang maging smooth muli yung kanyang texture. So, ayan. Okay na to, guys. Sasaling ko siya dito, guys, sa ating measuring cups. Kasi para madali siyang i-transfer dun sa ating molder. Ayan guys, maglagay na tayo sa ating molder. So ayan guys, tapos na natin ilagay sa ating molder yung ating mixture. Lagay na natin siya sa ating steamer. Ngayon naman guys, isalang na natin siya. So ayan, kulong-kulo na yung ating tubig. Ilagay na natin yung ating puto mixture. So ayan guys, nilagyan ko ng telang cover yung ating takip. Then iset natin yung ating apoy sa high heat. Lutuin natin siya guys for 15 to 20 minutes sa malakas na apoy. Guys, wag na wag kayong magsasalang ng puto sa steamer na hindi kulong-kulo ang inyong tubig. Makakaapekto yun guys sa pag-alsa ng puto. Kailangan kulong-kulo ang tubig bago nyo isalang ang inyong puto mixture. After 15 minutes guys, i-check natin kung luto na yung ating puto. Ito, thick test natin siya. Wow! Pansin nyo guys, ang ganda ng puto natin. Mga naka-smile. Toothpick test natin siya guys. Pag wala nang dumikit, luto na yan. So ayan, clear siya. Wala nang dumikit. Pwede na natin siyang hanguin. Sanay na yung kamay ko guys sa init. Tanggalin na natin siya guys sa molder.
So, ito na guys, ang ating putong bigas using rice flour. Ngayon guys, titikman natin yung ating putong bigas. Ang lambot niya guys, so flapping-flappy yung ating puto. Halos wala siyang pinagkaiba dun sa putong bigas na bigas talaga. So ayan, oh. Tingnan nyo yung loob. Pinong-pino yung loob. Ang lambot. Tikman na natin. Ang sarap niya guys. Ang linamnam niya. Lasang-lasa yung kanyang gata. At yung tamis niya, tamang-tama lang. So, ayan. Sa mga nag-request ng recipe na to, sana nagustuhan nyo yung presentation ko at sana makatulong sa inyo. Salamat guys. Hanggang sa muli.